guys, it's me, Mama Daneme, and for today's video ay magluluto tayo ng suman na malagkit or budbud. So ito yung mga ingredients na gagamitin ko, and let's start. So ito yung mga ingredients na gagamitin ko, guys. So since wala ako nung fresh na gata, ito yung gagamitin ko, guys. So gagamit ako ng isang can na gata. So ito, guys. So gagamit din ako ng 1/2 teaspoon of salt, 1/4 cup of sugar, brown sugar, and then ito yung 1 cup of malagkit or glutinous rice. So binabad ko na din siya ng tubig para mas madali siyang maluto. So ito din yung ating dahon ng saging or banana leaves. So ito lang yung mga ingredients na gagamitin natin, guys, and napakadali lang, and let's start. So ito na yung 1 cup na malagkit natin, guys, or glutinous rice. So alisin lang natin or i-drain lang natin yung tubig, guys. Malalaman nyo naman, guys, pag okay na yung ating yung nababad natin na malagkit, guys. Kasi tingnan nyo, guys, oh, madali na lang siyang madurog. So it means niyan, guys, madali na lang 'to maluto. Kasi pag hindi binabad ng tubig, matagal siyang maluto, guys. So, let's start cooking. Then ito na yung ating gata. Lalagay lang natin dito. Then, hinaan lang natin yung apoy, guys. And then, antayin lang natin na kumulo yung ating gata. So, yan, guys. Kumukulo na yung gata. Then, ilalagay na natin yung sugar. And, antayin lang natin madissolve yung sugar. Bago natin ilagay yung ating malagkit or yung glutinous rice. Ilalagay ko na din tong salt. Tayin lang natin kumulo ulit, guys. So yan, guys, kumukulo na yung ating gata. Then na-dissolve na din yung sugar tsaka yung salt. Ngayon, ilalagay naman natin tong ating malagkit or glutinous rice. So lagay lang natin dito, guys, sa ating gata. Then, halu-haluin lang natin, guys, hanggang maluto yung ating malagkit or yung ating glutinous rice. Malagkit, guys, and then malamig na din siya. So ngayon yung gagawin natin, ibabalot natin sa dahon ng saging. So ito yung dahon ng saging ko, guys. So sobrang napaka poor. Sobrang napaka konti ng aking dahon ng saging dahil mahirap hanapin ang dahon ng saging dito sa Taiwan. So pagpasensya nyo na yung aking dahon. Then, guys, ngayon itatry ko din siya ibalot sa aluminum foil. Yan. So, maglagay lang tayo ng siguro pahaba, ano. So, lagay lang tayo ng 2 kutsara. So, depende na sa inyo, guys, kung lalakihan nyo ba o liliitan ninyo yung mga ganyanin ko na lang, guys. Yung inyong mga suman. So, since sa akin, maliliit lang naman yung dahon yan. Ito, guys, ba? Dahon ko, guys. So, ganun-ganun lang, guys. So, ganun-ganun nyo lang, guys.
para mag-form yung ating suman. So, ito na yung ating suman, guys. So, yung gagawin natin is magbalot lang natin ng ganun, guys. So, titipirin ko tong aking titipirin ko ang aking dahon, guys. So, ngayon ay hatiin ko siya. Tapos, yung gagawin natin, guys, ipo-fold lang natin yung dito sa dulo. Ganyan. Tapos, yung dito din sa kabilang dulo, ipo-fold natin. Nang ganyan. Yan. Tapos, gagawin lang natin sa lahat. So, magbabalot muna ako, guys. Sa dahon ng saging. So, tinipid ko yung dahon ng saging, guys. So, kung may mga, marami kayong dahon ng saging, mas maganda yun, guys, ha? So, since ako, wala masyado, kaya tinipid ko, guys. So, ngayon, itatry natin, guys, yung foil. Kasi, kung itatry natin kung pwede ang foil. Pero, siyempre, guys, yung nabibigay kasi ng saging is yung aroma niya, guys, ba, ng dahon. Yun yung nagpapabango sa ating suman. Eh, samantalang ito, wala naman siyang amoy, di ba, guys? Pero siguro, pwede din itong pangbalot ng ating suman. So, hindi ko na siya brinash ng oil or butter, guys. Kasi may oil naman yung ating suman. So, ipo-form lang natin ng ganon. Then, ibabalot lang natin ng ganon, guys. Yung ganyan. Tapos, i-press lang natin dito para maging ganyan yung itsura niya. So, sa mga kung gagawa kayo ng suman na walang mga dahon ng saging, pwede din siguro to, guys, ah. Yan, try natin tong isa, guys. Yan. So, ito na yung steamer natin, guys. And then, ito na din yung ating suman. So, ilalagay lang natin sa ating steamer. Tapos, ito yung nakabalot ng foil. Yan. So, ito na yung itsura niya, guys. So, ito na yung steamer natin, guys. Then, steam lang natin to ng 45 minutes to 1 hour. Or, i-check na natin yung ating in-steam na suman. So, ganyan na yung itsura, guys. So, guys, ito na yung ating suman na malagkit. Then, sobrang init pa nito, guys. So, try kong i-open tong nasa foil. So, ito yung itsura niya, guys, na nasa foil. Yan. And ito naman yung itsura na nasa dahon ng saging. Sobrang init pa nito, guys. Wow! It's so perfect! Hello, guys!
So guys, luto na yung ating suman na malagkit. Then ito yung gawa natin na binalot natin sa foil. So tikman natin guys. So ayan yung itsura niya guys. So pwede din guys na foil yung gamitin ninyo. Yan siya. So ito naman yung suman natin na nakabalot sa dahon ng saging or banana leaves. Yan. Yan yung itsura niya guys. Kita nyo ba? Yan siya. So sana guys, may natutunan kayo sa cooking vlog natin for today. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa Dayuhan's Vlog, please subscribe to Dayuhan's Vlog and click the notification button para lagi kayo updated sa new videos namin. So God bless everyone! Kita-kita sa susunod! Bye-bye!